Beauty. Well, ano ka nga in-offer, di ba? Nako na, may amnesia na ako. But I to make it ano si sigurado. I remember, if I'm not mistaken, Sir Deo offered me this show. Sabi niya na, sabi niya, oh, wag ka nang paano baliw-baliw ha. Ito na, gawin mo na to. Kasi I had this baliwan last year na issue. Parang alam ko, pero gusto ko marinig from you. So parang sabi niya, oh, eto, gawin mo na to. Kaya mo to. Sabi ko, kaya ko ba talaga? Sabi, kaya mo. O sige. Sabi ko, ganun. So, I'm so happy kasi, you know, after that kabaliwan issue ko, I'm back and I'm happy to where I am and I am home. Yun po ba yung palipad siya? Ito po yung palipad siya sa GMA. Yes, and thank you. So, do you have something to share? In all fairness, it was Lauren who was talking to Beauty and sabi ni Lauren, kunin mo na si Beauty for Kadena. Tapos sabi ko, sige, minute namin siya. And then we were trying to persuade her na because she was gonna move to another network at the time. Channel 4. I was just a friendly neighbor. God, it's so good! Imagine mo, direct Lauren approach your day yun. Yeah, God is so good. May show ka ba for beauty kesa umalis? Yes, gawan mo you, naman. Thank you so much. Thank you, my fairy godmother. You've taught the dragon so well. Uh-huh. Kaya the show is doing well. And thank you, ABS-CBN, because I'm happy to be here and I don't want to leave anymore. Oh. So thank you so much. I was just being a friendly neighbor. Nakikain lang ako ng lechon, tapos bumalik lang din ako. Okay, alam niyo po ba, so alam niyo po natin, pagkapasok ng book 3, sa labanan ng dalawang dragon, may papasok na Leon. I would like to call in the newest Be character. Be careful, baka makagat kayo. Please do the honors, the two reinas, the two mandragons, please introduce the Leon, please. Beauty, Dimples, please yes. Welcome. Okay, please welcome ang Leon ng Kadenang Ginto. Watch out, he's gonna bite you hard. He's coming. Ladies and gentlemen, Sir Richard Yap! Richard Yap! Fasten your seatbelt, guys. Guapo! Let's go! Yes! Announcing Leon. Leon. Gumaga na, po siya. Puro mga palaban. Mandragon, Leon. We are happy to welcome back to Dreamscape, Mr. Richard Yap. Is a photo of Luna, Sir Richard, please. Start. Can I request the two ladies? I-sandwich po natin si Richard, please. Okay. I-sandwich talaga, gitna sa Richard. Eto na po, sa laban na ng dalawang dragon, sasama ang isang Leon. Tama ba yung copy ko? Beside po, Romina. Para, party na, oh. Gitna. Okay, so are you ready? Kasi isa pa daw dito sa side na to, so Richard, Beauty and Dimples. Okay, so can we now have them sit down na? So Richard, gitna, no? Bells, gitna, Richard. Hi, good afternoon to everyone, and thank you for being here for all of us. It's nice to see you again. So it's nice to be back. Ang bilis ha? Parang pwede ako na magtanong, how did the offer come about? Paano po ba dumating yung offer na you'll be part of Kadenang Ginto, Sir Richard? Actually, nabigla nga ako kasi pag when I came back from Cebu, medyo in a week's time yata, pinausap na ako na may offer na pumasok dito sa Kadenang Ginto. Wow. So, nabigla ako. I actually wanted to have a vacation first until August. Pero hindi na nangyari yun. So, ibig sabihin, exciting yung project kasi tinanggap mo agad. Hindi mo it's too good to resist. Yeah. Hindi ko ma-resist yung lure of gold. Yeah. Aww. Nice one. Ayun. Eh, parang di na kita narinig ever. Then, happy tayo sa pagbabalik. I know. I like your follow. Thank you. Your
you're wearing the gold chains. Ipasok ka ng kadena. In fairness to Aaron, makonsepto rin niya, nag-iisip. Hey, who'd like to shoot a few questions? Yes, partner, eto. Merong Ina Romina. Welcome. Meron ding Spunk. Walang iba kundi si Ray Pumaray. Ka Spunk? Ayun. Umayan si Richard. Kaya nung wala si Beauty at si Dimples. Paano yung ini-enjoy yung success ng kadenang ito? Naapektuhan na bang privacy ninyo? Ganyan, nagagawa niyo ba? Naapektuhan na rin ba yung inner character ninyo, yung totoong character ninyo as a person? And naisip niyo na ba na you will go this far as an actress na magiging sikat na sikat kayo? Magiging household name yung mga characters ninyo at yung pangalan. Although, prior to Kadenang, napansin ang dami na rin naman yung nagawang characters din in previous teleseryes, di ba? Pero iba lang talaga yung recent. Iba yung impact. Iba yun. Go, Dimps. Ako siguro parang... nakakatakot naman kung yung character ni Daniela ikagawin kong makatotohanan eh, di ba? Pero super intense niya eh. And you know, even at home, it's nice lang because I guess with my family, they're very into it. Like, talaga na-enjoy nila. In fact, ngayon may memoir kami ng asawa ko eh. Kung baga parang, kasi nagpaalam siya sa akin, sabi niya, mahal, pwede ko bang i-repost yung mga meme mo? So, tinitignan ko siya, inisip ko, papayag ba ako? Tapos, inisip ko naman, okay, sige. Sige, mahal, post mo na. Aba, hindi ko na makakalain. Talagang e-effort niya. So, teka, doon lang lumabas yung talagang Daniela Mondragon ko because I'm not Daniela Mondragon for nothing. Well, naghanap ako ng mga pictures niya na pwede ko rin gawing meme. So, gumawa ko ng mga memes niya, pero pasensya na kayo, may usapan kasi kami na sa Facebook lang. Dahil kung sa Instagram ko ilagay, baka wala na tayong uwian. So, meron kaming meme war na ganyan, pero he's in for a surprise. And mamaya, pag uwi ko, may meme na makatotohanan siyang makikita. Abangan niyo sa post ko yan, ipo-post ko talaga. Yun lang part na yun. Pero, I guess yun, parang na-enjoy lang namin in the sense na because it's such a good vibe show behind the camera, nagtatransend yun, yung hard work ng lahat, yung oras ng lahat, and sinasabi nga namin no, na parang it was, I think Kadenang Ginto really came at the perfect timing para sa aming lahat. And it was just really God-given because this came at a time na sinagot lahat ng mga dasal namin. Individually and as a family and as a group. And you know, ang sarap lang ng pakiramdam na pati yung mga viewers, nakukuha namin yung mga loob nila. Ang sarap. Alam mo yun yung pag gumising kayong, kanina nga pagising ko, dami kong napuntahan. Nakaakyat ako ng puno ng buko. Napunta ako sa moon. Napunta ako underwater. May bitbit akong bata. Sama ko sa mga ano nila, class picture. Nakapunta na rin pala ako, by the way, sa mga lugar na hindi ko pa napuntahan ever sa Pilipinas. Oo, tsaka sa K-pop pa. Kasali ako sa K-pop. Blackpink. Oo, parang nakapunta. Dito na kay Ricardo, tsaka ni Clarita. Grabe. Inire-request na nga ng mga tao na mag-cameo daw si Daniela sa probinsyano. Ewan ko kung paano gagawin yun. Nakakatuwa lang because that kind of energy, positive energy that we bring forth to the set comes back to us dahil sa pagmamahal ng mga tao. So, sa totoo, ang Kadenang Ginto will not be the success that it is now kung hindi ganun kasarap magmahal ang mga viewers namin. Pero naisip ba na sisikat ka ng ganito? Kasi alam ko... Hindi kasi, oo. Ako talaga parang hindi yun ang goal ko sa buhay eh. Kasi sa totoo, alam mo, masaya na ako na nakakapagtrabaho ko ng maayos, masaya ako na kumakain ng tatlong beses sa isang araw ang pamilya ko. Ganun kasimple yung buhay ko as a woman. Kumbaga, and everybody knows that, I'm sure a lot of you do, no? So sa akin, this comes as a huge surprise and a welcome surprise. Pero hindi siya yung something na parang hinahanap ko. Kasi sa totoo naman, di ba, katulad ng sinasabi sa show, hindi lahat ng kumikinang ay maganda. So ibig sabihin, para sa akin, we will enjoy the moment na sobrang pagmamahal ang binibigay sa amin, pero hindi kami doon titigil. Ibig sabihin lang noon, we will be more inspired to do more for the people and to give more to our KG fans. Yun dapat yung laging iniisip. Kumbaga parang, just because ngayon, oh, okay kami, okay lang, parang sige, ganito lang tayo. Hindi dapat, always pushing for something better. And more than the fame, more than the glitter, yung substance na ibibigay ng show na nagiging parte kami ng mga tahanan nila, yung habang kumakain sila, bonding sila,
ng mga pamilya nila. And you know, I recently went to a hospital here in Quezon City. Nagdala kasi ako ng wigs, di ba ni-retire na yung wig ko? Nung nagdala ko ng wigs, alam mo, ang pinapanood nila habang nasa chemo unit sila, Kadenang Ginto. So that makes me very happy as an actor to be part of a show this big. Thank you. So what was your question again? Nasa ibabaw ka na kalabaw! What was your question? Nasa ibabaw ng kalabaw! I'm sorry, Sineoso, what was your question again? Hindi, paano mo ina-enjoy yung success ng KG? Oh, I'm enjoying every moment of it. No, nag-Romina ka na ba? Well, it depends what my husband requests. Joke lang. Honestly, you know, paano ba? Paano ko ba? Siyempre, ini-enjoy ko kasi pangarap ko to eh. Sabi ko nga kay Dimples, ini-idolo kita dati. Sobra. Hanggang ngayon, ini-idolo kita. Kasi lahat ng mga best friend roles, yun yung role ko dati. Sabi ko, gusto ko maging Dimples para tuloy-tuloy yung buhay ko sa showbiz. Parang pareho sa nang packing, ano? Yes, totoo. Totoo. Sinabi ko talaga to sa Star Cinema na si Dimples yung peg ko. And you know, parang, nung magkatrabaho kami, hindi naman mag-work si Romina kung walang Daniela. You need to have a very, I can't say the B word, but a very good Daniela to have a good Romina. And ini-enjoy ko kasi ini-enjoy ng viewers. And you know, when the viewers are enjoying, ikaw rin as an instrument of portraying someone, ini-enjoy mo rin yung ginagawa mo. And my family naman, I'm happy with my husband kasi he really supports me. Like, sabi niya, oh, may bago kang ka-love team si Richard Yap. Sabi niya, I'm happy for you. Hindi siya na insecure kasi my husband is into women empowerment. Like, gusto niya ipakita na kahit may asawa ka na, may pamilya ka na, you're happy, but you can still have a love interest in the movie. Kasi pang Hollywood yung iniisip niya eh. Yung parang gusto niya i-level up ng ganun. Na parang, hindi porkat may anak ka na, may asawa ka na, hindi ka na pwede magpakilig. Kaya mo pa rin gumawa ng konting pa-romcom, ganyan-ganyan. So, happy ako sa kanya. Only advice lang niya sa akin is, I make sure I brush my teeth before I kiss him. Kasi baka daw may hinalikan akong iba. So yun lang naman. Pero naisip ba na sisikat ka ng ganito? Hindi talaga. Kasi una kong inisip, I need to save my ass. Kasi binigyan ako ng chance, di ba? Na nandito ulit. So yung focus ko talaga is to save myself and to prove myself na I'm worth for the role. And actually, hindi ko na iniisip yung sikat eh. Naisip ko lang minsan pag nung dumadaan ako, tapos may sumisigaw, Romina, sige, hala, okay, sige, sikat na pala ako. Pero ganun lang, I mean, I just take it day by day. Because what's important to me now is my sanity, so, kasi taga na rin yung show eh, so, ini-enjoy ko lang. Okay, Richard naman, kasi napag-usapan kina kay Beauty yung muntik-muntik ka na siya mag-transfer. Tapos, pero in-offer nga itong role na to sa kanya, so nagbago yung isip. May ganun bang factor sa'yo? Kasi it's been, diba, yung chismis na meron nga daw ganun. So, ito ba yun? Chismis lang yun. Asin dito? Actually, I was doing something else. Alam niyo naman na nag-leave muna ako sa showbiz. So, wala talaga akong iniisip na mag-transfer or ano. So, wala. I didn't have any plans actually. When in-offered to sa akin, I was just planning to take a vacation, take a leave pa rin until siguro mga August. So this was a very welcome offer and I'm very thankful na kinuha ulit ako ng ABS-CBN, Dreamscape, of course my mother unit, si Sir Deo. And of course, I'm really very thankful to be part of Kadenang Ginto because this is such an awesome show na ang daming nanonood. And of course, kumipeg si Romina na gusto niya maging isang Dimples. Diba? Anong peg? I mean, you wanted to be like her, diba? As an artist. Yes. So, sa akin parang naman... Parang you're gonna bite me na, Leon. Sa akin naman, it's an honor to be part of, parang, I'm following the footsteps of Albert Martinez also. Nice. Kung saan siya, nandun din ako. So, malaking karangalan para sa akin. Kasi, itagdag ko lang. The offer has always been there kay Richard. Hindi nawawala. Siya lang talaga yung... tumatanggi. Walang lipat-lipat eh. Wala naman ganun ako nakarating sa akin. It's just that ngayon lang yung perfect time tumiming naman na pwede niya nang gawin itong Kadena. Andiyan ang offer is hindi nawawala. So, in fairness kay Richard. Thank you. Last question na ba? You're welcome. Last question na kay Richard.